Yeah. I thank the Lord for His life, generation, and nagamit din mga tayo kasi napakinggan niyo nila yung gospel during the 2 days ng memorial service. So I thank the Lord for that. And also, continue to pray sa biyahe ko, sa madaming biyahe ko, and life, yung health ko rin. Maging maayos pala. Kaya kailangan na takbo ng takbo araw-araw, kailangan magpawis. Dahil okay lang sumunod sa boss ko, kaya lang mukhang ayaw pa ng asawa ko. Diba? God's time. Pagka dumating pagkain mo maya, pwede mo kumakain tayo. Kahit na dati break, si pastor lang yung hindi pakain. So, okay lang, gano'n naman. Si Jesus naman, habang nagbibigay ng pagkain, nagsishare mo na, nagsishare. Hindi lang. Thank you, Kuya, no? Actually, sa'yo, Kuya, that we prayed and last Sunday we are happy ba? Salita ka nga lang, salita nung Sunday that we understand, no? Understand namin, no? So, ibang gift ko ha, salita sa salita, but we understand. We are praying for you. Release. Okay, so next. Sino pa gusto mag-testimony? First time, tulog lang ako, tulog. Kasi magpuli, tulog. Kasi sabi ko, nagmo. So, gani. Tapos, waiting. Saan pa kayo sa Gao? Tapos, sa provision, nasa Ginoo. Waiting na lang sa Ginoo ito kung malarga naman ko pa Dubai. Salamat po kay nakakatuto na ako sa Picture Park. First time. Bakit naka-attend ko din ako sa AI. Thank you. Bakit sila ka Victoria? Sa Victoria ka dito? Nagdulog na lang sa pahuwan. Nakasay pa na kayo kanina. I bring back all the glory and glory. Okay. So, we'll start, no? If you have your Bible with you, Genesis chapter 20. So, so 5 minutes meditation. Thank you.
Asia, this is chapter 22. Kasama ko verse 1, sa lahat ng verse 2. Ito yung Genesis 22. The life of Abraham and Isaac. Genesis 22, verse 1 to 18. Verse 1, sabat ka mo verse 1. And it came to pass after this thing that God did to Abraham and said unto him, Abraham, and said, Behold, here am I. And then said, Take now thy son, thine only son, Isaac, whom thou lovest, and bear him upon the hand of my hand, and offer him there for your Abraham rose up early in the morning and saluted his ass and took two of his young men with him and Isaac his son and cleaved the wood for the burning offering and rose and went into the mount on the place of which God had told him. Then on the third day Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. And Abraham said unto his young men, Abide ye here, for the ass and I and the lad will go yonder and worship and come again to you. And Abraham took the wood and burnt offering and laid it upon Isaac his son. And he took the fire in his hand and the knife, and they went both of them together. And Isaac took unto Abraham and said, Father, and said, My son. And he said, Here am I, and my son. And Abraham said, My son, God will provide him a lamb for the lamb, burnt offering. So they went both of them together. And they came unto the place which God had told them. And Abraham built an altar there and laid the wood in order and bound Isaac his son and laid the altar upon the wood. And Abraham stretched forth his son and took the knife to slay his son. And the angel of the Lord came and came out of the heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, Here am I. And he said, Lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now I know that thou fearest God, seeing thou dost not reveal thy son, thine only son, from me. And Abraham lifted up his eyes and behold, Look, and behold, behind him a ram's caught in the foot of liver with a horn by his horn. And Abraham went and took the ram and offered three up for the burnt offering instead of his son. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh, as if he said to this day, In the mount of the Lord we shall receive. And the angel of the Lord called him Abraham out of heaven a second time. He said, By myself have I sworn, saith the Lord, for because thou hast done this thing, and hast not revealed thy son, the only son. That the blessing of the blessed be, and multiplying and multiply thy seed, as far as the heaven, and as the sand which is upon the seashore, thy seed shall possess the gate of his enemies, and thy seed shall all the nations of the earth be blessed. Because thou hast believed my voice. God bless the reading of his word, no? So, this is the story, no? Story of Abraham, God and Isaac, no? So, actually, ang Balila, meron siya ang in-conocing of worship, no? But, I do believe, no, para sa ako, ang in-conocing obedience, no? Ang pag-obey ni Abraham sa Panginoon. So, yung pangalit yun, actually, si Isaac is a Greek, special Greek ng Greek. So, yung bata yun, 90 years old na si Sarah, no? And then, 100 years old si Abraham. So, if you're going to consider that age, no? Budlay na, it's a God's miracle na siya. Double menopausal baby na na, no? So, kumbaga special, mga Greek si Isaac. And then, many of the Bible scholars say, 7 or 8 years old sa Isaac is kind of yung pangayos sa sandili. Actually, no? Makita din mo sa story na constant yung ilang istoryahan niya sa sandili. Naming ilalilas yun sa sandili. So, on verse 1, yung namalag sa sandili ko, no? Anong imuon mo? Dapat mo yung mga bagay kahit offer ka sa akin sa sakit.
So, without hesitation, no, nag-obey si Abraham. Ang obedience is nag-require no, sa tinatawag na action. Nag-action, nag-involve sa tinatawag ng sacrifice. No? Tapos sila, pag-inus ng sacrifice, they have a blessing. No? Obedience, involve sacrifice, involve action. No? And then, requires action and then involved ang mga sacrifice and then blessing, required blessing. So, si Abraham nag-obey specifically, ginambal sa Ginoo, kadto ka sa ininga place. So, 3 days travel, no? 3 days na travel. So, nag-up dahil si Abraham without any hesitation. Amo man na ang Ginoo, kung imo kung para ko ng ato ng there's a lot of command na ginatag ng Ginoo sa Bible. From the Old Testament and to the New Testament, we can stop the Bible and keep them. Mandaw kita sa kalay. But sometimes it's hard to say, no? Natong gasang himo ang action na ginatawag. No? So actually, direct command na siya sa Ginoo sa atin. But go me and all the world and keep the gospel. Disciple them. But, ano ka ba ang ating sabay-sabay lang. Mga pagsakristal, yung tawag natin, business as usual. Ang natin nga kapag-sakon, kung mawag mabatagan ang pagkakasang Diyo. Actually, God has commanded us for a long time ago, 2,000 years ago. Hambala na ang Diyo ang fully included. Wala sang action. Okay? And then, dali naman makita natin ang sacrifice ni Abraham. Sacrifice is 9, traveling for 3 days. And then, sacrifice niya na ibigay niya ang mga family man. But the other side, ang dapat din sacrifice mo, personal sacrifice or literal na sacrifice, Abraham. Siguro, lalo si Abraham, ano, hindi mo naman alaman ko si Abraham. Abraham was probably 7-8, and then every day na nag-sacrifice. If you are a father in the Old Testament, then you do the sacrifice for his children. No? Amo na si Abraham, amo na nakita ng Isaac, anong dinasacrifice? Pamilya siya everyday. Ang baga, hindi naman yung manila lang nila, masipiungan lang nila. No? Ang gano'n naman ko ang tito ko, nakawala na kung nagagamit kang wala na kung nagkukalantaw sa buk. Inambok nila, 2 years ko naman yung tulo ko, ba't amo na lang masipiungan? Pag pagkita mo nga descending and ascending numbers, wala mo na lang. So, ano na bala? So, si Isaac may hari, among naman po siya na where is the lamb for the burnt offering? Ano nang sabat ni Abraham? And then doon natin makita na precious is Isaac yun, gift niya. Naman ka naman niya. But, ang pagka-precious niya ni Abraham, yung pasalabi niya ang Ginoo. Kaya ang Ginoo na naayos niya. So, ano niyo pangayos ang Ginoo, pwede yun ako. Ang mag-inama ni Lord niya. Kaya ko pinutuloy, sinabi ko sa mga pinutuloy ng mga dalawa. Naman ni si Abraham, even though na personal sacrifice, makakita na personal ng mga anak na wala kasang ano, kundi ano na binatag sa mga gusto niya, mahalag ng sacrifice. Para sa mga ama, ikaw mismo, malay mo nga ano ang pag-sacrifice ko na, sinabi na pag-pinuloy sa mga bata. So, amo na wala ang sacrifice ng mga dalawa. Mas kalami ba niya ang Ginoo? Kaya ang pagkayuman ba? Kaya ang pagkalami ba siya? Kaya mga bagay din na kung pagkabasa ko sa ang rolling sa Kuluel, mga mga gasperna sa Kuluel, tubuhan ko, daw may ibig ko ganit. But, managilang mga siya sa mga God knows, no? Everything ay kapag sa Kuluel. Kaya si Abraham, ay sa namangkot dan. Amay, inoy, tatay, yun ang sacrifice. Tungo naman sa kabibig. 3 days na travel, daw wala mong kita sa sapat niyo yung sacrifice. Bukod man lang nito, pinipile mo ang mga stone para sa altar, then ilaban mo, may kalayo. Namangkot ko, yun ang sapat. Para sa mga sacrifice. So, we don't know the real story, pero siguro may kumbaga may action na ginimo si Isaac ngayon sa gusto. Hindi. O siguro sa sinakabagay, sampang ginagapos ni Abraham, si Isaac, thank you naman siguro.
as a father, no? Ibig siya, masakit para sa inyo. But, yagi din tuman ang Ginoo, let's quote about Abraham, but ang batang angel, no? I know you fear. I know you fear that. So, bangot sila, ng taong bala natin, bangot sila ng pangitabo, God must provide. And then, and the angel, verse 11, and the angel of the Lord called unto him out of the heaven and said, Abraham, Abraham, and said, here am I. And he said, lay not thy hands upon the lad, neither do thou things unto him. For now I know thou fearest God, seeing thou wast not with him, or withhold thy son, thy only son, from me. Wala mo gin with help, no? Wala mo gin tinggan ang iyong pagkatatay, ang iyong sabi, no? Kung maara ka sa napaminsan ko wala, hindi mo siguro ma-appreciate kung ga-preach ka sini nga teenager ka. Pero asa tatay, wala. Ako mo, hilihilihon mo na, ikaw mapatulog, ikaw mapakaon, grabing banding mo. 100 years old ka na plus, no? Wala ka na gidya sa ikong buhay, give po sa sanggino ko. But, naman yung bala, no? Na-prove ni Abraham, na na-prove sa sanggino ko, na wala gidya kung gano'y Abraham ang para sa Ginoo. No? Tantay, pagkapugong-pugong pa kita, nung atag sa Ginoo ko, eh. Even our time, no? Ano na gano'y, tantay, dahil hindi. Tantay, yung Ginoo ko, sanggino na lang na rin yung pangayos natin, na sacrifice natin, fine. Mani natin. Dilig ko na sa mga tao nga, hindi na sacrifice. Una, bala, Kuya Bia, si Mami, talayo, sa mga problem nila. Kaya na lalaking kami nga mag-usaya. Pauna natin sa lakyan, pero too much sacrifice na dito. Mag-usaya, nalalaking ang minsa, no? So, muna, bala, but we do everything to sacrifice for them. No? But, muna, bala, tandaan nyo din, no? Tandaan nga sacrifices natin para sa Dino. Hindi na pwede nyo. And I'm happy, no, kay ang amon na relationship ni Ma'am May Subo. Kung saan ang amon pangamulos ng sakit. No? Mag-chat, wala ka to na isang Friday, no? Pag ano, nadungduman ko nga iya, gano'y na interview. Wala lang sila ka minuto, nagbalos lang na answer tape. Approve na yung USB. No? Last Friday lang. Ang hapon. Alam ka ay. July pa daw. So, nag-chat ko sa iya. Mahal ko sa iya na mga God is good kid. May God is a big. So, sabi ka kalakas sa Ginoo ko. God is a good kid. Ang happy ko rin. So, muna bala makita mo natin yung mga sakitod para sa iyo. Kaya wala. Ang mga ginabay sa akin sa iyo. Ang mga ginabay naman yung assessment naman. Kung wala ka ganito ginabay. Wala mong ginatunggan ang mga bagay para sa Ginoo. Hindi man ang bugog ng Ginoo sa blessing para sa Ginoo. No? And ano to na, no? Ano niya sacrifice na ng bago sa Ginoo. Amo niyo, no? So, makita natin ang dalawang kagay na obedience, no? Required action. Action involved sacrifice. And then sacrifice ay iyan na nga equals to blessing niya sa Ginoo. Ito ka lang, ay, tapos ko si Gucci. Required, and then, that is the result, no? In verse 17, and I, that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the star of the heaven, as the sun which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gates of his enemy. Dari lang yung promise, no? It was very long time ago and until now, sa Israel. Hindi na-claim nila ni Abraham that no one can repeat them. No one can possess the land of Israel. And then in verse 18, and in thy seed, all the nations of the earth be blessed because thou was obeyed by God. Atin din naman ang nabal niya mga negosyante na naman sa life, na-bless ang Ginoo. Pag nila nakilala ni Abraham po sino ang Ginoo, ang nabal niya, no? And said by myself, I have sworn, said that the Lord, for because thou hast done this thing, and thou hast withhold thy son and only son.
ang gitawag niya niya place, ano gani? Jehovah? God. Ano gani na? The God? God will provide. Ang Ginoo nag-provide sa lang para sa kanya. Ano mo na ang hapon? Hindi na sacrifice, hindi na obey natin ng Ginoo. Hindi ito magkano nga. Ara, hindi ang balas ng Ginoo. Ano na lang, ginatagin na sa aton. Pagkakristuhan na lang. Ma-prove din natin ng Ginoo. Sa aton. Father, thank you so much, Lord. Bless those words in our hearts. In Jesus' name, amen. Ano na? Sige, no? Not a public prayer.